Jay, no? Ano ba ibig sabihin ng foreclosed properties mismo, no? How do you define a foreclosed property? Yung foreclosed property, para malinaw, siya yung property na yung owner nag-loan sa banko. So may existing mortgage loan siya, tapos hindi niya nabayaran yung mortgage. So ano ang gagawin ng banko? I-foreclose nila. Tapos yung sinasabi natin foreclosed properties, yun yung hindi na nga nabayaran, pinoreclose na ng banko, tapos lumagpas na yung tinatawag nilang redemption period. Ano yung redemption period? Binibigyan ng chance yung borrower na magbayad pa for 1 year kung individual siya. Tapos pag hindi nabayaran within 1 year, magiging foreclosed property na tawag doon kasi yung titulo ililipat na sa pangalan ng banko. So yun ang mabilis na definition ng foreclosed property. Ang dapat natin tandaan, yung may-ari na, banko na, hindi na yung within foreclosure pa, yung within redemption period. Meron din ganun, yung ino-auction pa sa munisipyo, sa city hall. Huwag niyo munang tutukan yun kasi yun, all cash yun, tapos sigurado yung former owner nandun. Tsaka ako, ang gusto ko kasi, respeto, kung kaya pa nilang bawiin yung property nila, pabayaan natin yung owner na i-redeem yung property. So, ang pinaka-definition is na nalipat na talaga sa bangko yung titulo. And sa bangko lang ba siya or may mga iba pa rin bang mga entities na pwedeng masabi na foreclosed property siya? Or yung merong iba, tinatawag siya foreclosed property din. Pero actually, yun yung, kunyari, may isang kumpanya, may utang sa bangko, hindi niya nabayaran. Ang pinangbayad niya, property. Eh si bangko naman, o sige, kahit property, bayad mo, okay lang. Basta't yung value, enough para mabayaran yung loan. So may property si bangko, ano gagawin niya? Eh di kailangan niya ibenta as a foreclosed property or an acquired asset. So, foreclosed property, acquired asset, ibig sabihin nun, mga property na nakuha ng banko at binibenta. So, pag sinabi nating foreclosed property investing, basically, ang binibili natin ay yung mga narimata na na mga properties na nasa banko. Paano mo malalaman kung ano yung mga na-foreclosed na property? Pupunta ka lang ba sa banko tapos tatanungin mo sila na ano yung mga listahan nyo ng mga foreclosed property? Basta-basta lang ba nahihingi yon o kailangan VIP ka dun sa banko? Pupunta ka lang sa banko, hihingin mo lang yung listahan ng mga acquired assets nila. Ang problema lang dyan, kasi kung pupunta ka basta-basta sa mga branch, usually hindi nila kabisado yan. Minsan nga, hindi pa nga nila alam ano yung foreclosed property. Ay, ano po ba yan? Hindi nila alam. Kung magtatanong ka sa manager ng branch, pero usually i-refer ka rin sa head office kasi nasa head office nila yung acquired asset department. Sila yung nag-handle. Tanong mo lang, hingin mo lang. So ang listahan ng mga foreclosed properties per bank yan, regardless of the branch, isa lang yung listahan nila. Pero kung pumunta ako sa, let's just say, BPI, iba yung listahan nila sa BDO at iba yung listahan sa Union Bank, no? So pwede kang mag-shopping ng iba't ibang banko, no? Para kita ko. Or kung ayaw mo mapagod at ayaw niyong mag-hop from bank to bank, you can go to foreclosurephilippines.com. Ano ba, Jay? Ilang bang foreclosed mo rito lahat? Ayan, no? Over 20,000 daw. Oh, 20,000. Actually, ano yan, pag in-update ko lahat, lagpas 30,000 yan. Kaya lang, pag lumagpas 6 months, dinidelete ko. Yan, no? So, one-stop shop itong Foreclosure Philippines na to. When should I go for foreclosed or when should I go for condominium unit? Can you give us some tips or strategies or like guidance on that?